Magandang araw mga bata. Ako po si Ginoong Ferdinand Lopez Ilagan mula sa Nabunturan Central Elementary School Spade Center, Nabunturan West District, ang inyong magiging guro sa Musika 5. Pangatlong quarter na tayo, Module 1. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa isang awit na mayroong form o anyong strophic at unitary. Ihanda ang inyong papel, bullpen at module. Makinig kayong mabuti dahil may ibibigay ako sa inyong gawain pagkatapos ng aralin. Ang nakapaloob sa aralin na ito ay ayon sa sumusunod na mga layunin. Na ipakikilala ang disenyo as istruktura, ang simpleng anyo ng musika. Na ipaliliwanag ang tungkol sa anyo ng musika kagaya ng unitary at strophic. At nasusuri ang disenyo at istruktura ng kanta kung ito ay nagtataglay ng anyong strophic o unitary. Buksan ang inyong module sa pahina 2. Tingnan natin kung mayroon ba kayong naalalang form o anyo ng awit mula sa grade 4. Huwag kalimutan na palaging isulat sa papel ang iyong sagot. Panuto, piliin sa hanay B ang mga kahulugan ng mga salitang nasa hanay A. Isulat ang titik sa patlang ng napiling sagot. Tingnan natin kung sino sa inyo ang nakaalala sa mga anyo ng awit. Ngayon, ating sagutin ang hinihingi sa bawat bilang. Number 1, strophic. Tama, letter C. Ito ay anyo ng musika na may dalawa o higit pang verso na may magkaparihong ritmo at melodiya. Number 2, verso. Magaling! Ito ang mga salitang binuo sa isang ritmong ayos ng awitin o tula. Number 3, unitary. Tama! D. Ito ay anyo ng musika na may isang verso at isang melodiya lamang. Number 5, pariralang pangmusika. Magaling! Letter E. Ito ay isang maikling ideya ng awitin na may dalawa o higit pang sukat. Aralin natin. May mga anyo sa musika na maaring gawing basihan sa paglikha ng isang awitin. May mga simpleng anyo ng musika tulad ng unitary at strophic. Ang unitary ay isang anyo ng musika na iisa lang ang bahagi at hindi inuulit. Ang strophic naman ay mayroong isang melodiya na maririnig ng paulit-ulit sa bawat linya o verso ng buong kanta. Kahit magbago ang lyrics ng awitin, ang melody nito ay mananatiling pareho lamang sa buong awit. Ang strophic ay galing sa salitang Griego na strophe, na ang ibig sabihin ay verse. Ito ay nagtataglay ng paulit-ulit na melodiya sa isang awitin. Meron tayong mga awiting bayan katulad ng Leron-Leron Sinta, Ang Lobo Ko, Tiririt ng Maya, at iba pa ay halimbawa ng strophic na anyo. Meron din sa mga kantang tinatawag na nursery rhyme tulad ng Old MacDonald, Silent Night at Mary Had a Little Lamb.
Ngayon, sabayan ninyo ako sa pagkanta ng Leron Leron Sinta. Ito ay nasa key of C at time signature na 4 quarter. Leron Leron Sinta, buko ng papaya, dala dalay buslo, sisidla ng bunga. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. Halika na nining, tayo'y manampalok, dalhin mo ang buslo, sisidla ng hinog. Pagdating sa dulo'y uunda-undayok, kumapit ka nining, baka ka mahulog. Halika na nining, at tayo'y magsimba, at iyong isuot ang baro mo't saya, ang baro mo't sayang. Pagkaganda-ganda, kay ganda ng kulay, birthday puti pula. Ako'y ibigin mo, lalaking matapang, ang baril ko'y pito, ang sundang ko'y siyam, at lalakalin ko, parte ng dinulang, isang pinggang pansit, ang aking kalaban. Ang nasa larawan isa ay awiting bayan na pinamagatang Leron Leron Sinta. Ito ay may apat na verso o verse. Ang unang anyo ng melodiya sa awiting ito ay maririnig sa unang verso. Ang anyo ng awiting mula sa unang verso ay ganun din ang anyo sa ikalawang verso hanggang sa panghuling verso. Ngayon, sabayan ninyo ako sa pagkanta ng Ang Lobo Ko. Ito ay nasa key signature C at time signature 3 quarter. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, pambili ng lobo, kung pagkain sana, nabusog pa ako. Ang nasa ikalawang larawan ay isang maikling awiting pambata na pinamagatang Ang Lobo Ko. Ito ay may apat lamang na pariralang pangmusika o phrase sa isang awitin. Sa bawat pariralang pangmusika ay iba-iba ang anyo ng melodiya na ating maririnig. Ibig sabihin, ang buong awitin na ito ay nagtataglay lamang ng isang melodiya na naglalarawan ng anyong unitary. Buksan sa pahina 6 ang inyong module at isulat sa papel ang sagot. Panuto. Isulat ang titik S kung ang awitin ay isang strophic at U kung ito naman ay nasa anyong unitary. Number 1. Bahay Kubo. Number 2. Happy Birthday. Number 3. Tatlong Bibi. Number 4. Old MacDonald. Number 5. The Farmer in the Bell. Number 6. Amazing Grace. Number 7. Ang Lobo Ko. At number 8. Mary Had a Little Lamb. Ibuksan naman ang ikapitong pahina at sabay-sabay nating awitin ang Silent Night.
Silent Night. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, crown your virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quick at the night, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing alleluia, Christ the Savior is born, Christ the Savior is born. Sagutin ang sumusunod na tanong. Unang tanong, anong anyo meron ang awiting Silent Night? Ipaliwanag. Ikalawang tanong, ang awiting Silent Night ba ay mayroong dalawang berso? Kung mayroon ito, lagyan ng panaklong ang bawat berso. Huwag kayong mag-alala. May mahaba pa kayong oras para maipaliwanag ng maayos ang dalawang tanong. Laging tandaan, ang anyo ng kanta ay isang istruktura at disenyo ng isang awitin o musika. Ang strophic ay anyo ng kanta na may dalawa o higit pang berso na mayroong magkakaparehong melodiya. At ang unitary ay anyo ng kanta na may isang berso lamang na may iisang melodiya. Pariralang pangmusika ang ginagamit na pantukoy ng istruktura o disenyo ng melodiya sa bawat taluntod o berso ng awitin. Sa pahina 10, sagutin ang mga tanong. Isulat ang titik ng napiling sagot sa sagotang papel. Una, alin sa sumusunod na awitin ang halimbawa ng anyong unitary? Ulitin ko, alin sa sumusunod na awitin ang halimbawa ng anyong unitary? A. Silent Night. B. The Farmer and the Bell. C. Lirun-lirun Sinta. D. Twinkle, twinkle, little star. Pangalawa, ito ay isang anyo ng musika na may dalawa o higit pang berso. Ulitin ko, ito ay isang anyo ng musika na may dalawa o higit pang berso. A. Strophic. B. Unitary. C. Timbre. D. Pitch. Pangatlo, alin sa sumusunod na awitin ang may anyong strophic? Ulitin ko,
alin sa sumusunod na awitin ang may anyong strophic. A. Bahay Kubo. B. The Farmer and the Bell. C. Happy Birthday. D. Ang Lobo Ko. Pang-apat, ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng istruktura at disenyo ng isang awitin o musika. Ulitin ko, ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng istruktura at disenyo ng isang awitin o musika. A. Dynamics. B. Rhythm. C. Rhythmic pattern. D. Anyo ng musika. Panglima, ito ay palitan ng tunong pantugtugin o pangmusika na maririnig sa kabuuan ng awitin. Ulitin ko, ito ay palitan ng tunong pantugtugin o pangmusika na maririnig sa kabuuan ng awitin. A. Melodia. B. Pitch. C. Verso. D. Pariralang pangmusika. Tapos na ba kayo mga bata? Payabungin natin ang inyong natutunan. Buksan ang inyong module sa pahina 11. Ikumpara ang dalawang awitin. Tukuyin alin sa mga ito ang may form o anyong strophic at anyong unitary. Sabayan ninyo ako sa pagkanta. London Bridge. London Bridge is falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Bell dipped up with iron bars. Bell dipped up with iron bars, my fair lady. Iron bars well bent and prick. Iron bars well bent and prick, my fair lady. Will you dance with me? Will you dance with me? Will you dance with me? Tra la la la. Underneath the tree, underneath the tree. Tra la la la. Round and round and round, round and round and round. Oh me, oh my. It is fun to dance, it is fun to dance under the sky. Unang tanong, ano ang form o anyong musika meron ang awiting London Bridge? Samantalang, ano naman ang form o anyong musika meron ang awiting Will You Dance With Me? Pangalawa, ipaliwanag kung magkaiba ba ang anyo ng dalawang awitin. Huwag kalimutan na ang inyong mga sagot ay isulat palagi sa papel. Unang tanong, naging madali ba sa inyo ang pag-aralan ang anyong strophic at unitary? Pangalawa,
Sa inyong palagay, mahalaga ba ang pag-aralan ang disenyo at istruktura ng isang awitin? Pangatlo, kaya mo na bang matukoy ang anyo ng bawat awitin o musika? At dito nagtatapos ang araling ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hangad ko na may natutunan kayo sa araw na ito. Muli, ako po si Ginoong Ferdinand Lupo Silagan mula sa Nabunturan Central Elementary School SPED Center, Nabunturan West District, na nagsasabing dito sa TV Eskwela sa pag-aaral sama-sama. Bye-bye!